If I may, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, if I may, please. Para maka-explain na din ako. Okay, sige. Break na muna sandali, ha? Pahinga natin. Go ahead. Una-una, Mr. Chair, yung sinasabi na maraming proposition nilagay yung lagkaw, or sabi na ni Johan na parang kanya na parang bahay-bahay para doon magpahinga ang mga farmers at iba pang activities. Pero yung main na originally ang kuha namin kasi po yung election ng 2019, may isa kaming member ng bayanihan na minorer in Brody Light doon sa kalsada ng doon sa junction ng highway at saka kalsada patungong Kapihan with 30 body shots. So ganyan nangyari. Binalil? 30 body shots sa ayang nag-file na yung mga 2019 pa yan, nag-file na yung mga kaanak ng kaso pero hanggang ngayon wala namang aksyon ng nakita at narinig namin. So, in that case, Mr. Chair, sangkot-sangkot si Mayor doon sa kanyang pamilya. Paano mo nasabi na sangkot si Mayor? Kasi ayun kami ebidensya yung sinakyan na van galing sa garahe ni Mayor. Pag-uwi din, galing sa garahe. Kaya nga po, iyon nga ang ugat kasi political rivalry. So mula noon, kami po ay for security reasons, binantayan namin ang aming area. So, ganyan na lang, klaroin natin. You are now accusing the incumbent mayor na sangkot siya sa krimen ng pagpatay ng bata na mayroong 13 gunshot wounds. Yes po, kasi po... Anong maging motibo ni Mayor? Bakit niya ipapatay yung bata? Hindi namin alam po. Basta doon sa mga affidavits ng mga nag-aakusa, doon sa affidavits ng mga witnesses, ang nakasangkot lang sa kanila, yung vehicle, at least than 40 years old. Oh, according to you, sasakyan ni Mayor, pumapasok doon. Hindi po sasakyan. Ang ginamit na sasakyan, nakaparking doon sa lote nila, at saka doon din umuwi. At mayroon kami ding video na pinalitan yung plate number. Doon na po yung sa affidavit. Tapos na, tapos ka na. Ito mo na. Yeah. Yung nangyari, yung ang sinabi noong 2019, hindi ko kakilala yung sinabing namatay. In fact, talagang tauhan nila. Ang gate nila talagang restricted, heavily guarded. No, di ka basta-basta makalabas, pasok sa gate ng Kapihan. Makalabas lang kayo pag may ibinigay na gate pass. Sunod, sinabi niya na yung sasakyan bumaril, daw? Yung bumaril, siguro alam nila na lumabas yung membro nila. Sila ay siguro yung nagbaril. Yung taong sinabi, talagang hindi ko alam. Yung sabi nila na walang nangyari, walang nagpasok ng sasakyan. Okay, sige. Putol muna tayo dyan. Tuloy mo muna. Pwede pa po, kontinyo ko lang bakit makita isang rasonal ng bakit may lagkaw o... Sige, lagkaw. Patayin mo. Kontinyo. Andali lang, ha? Pangalawa po is yung kuha namin ay pakbarma. So isang mandate namin na we have to manage, occupy exclusively the area. Kaya nga, binabantayan po namin yung paligid, yung forest area at saka yung agricultural area. Kasi yun nga ang mandate namin. Dapat gawin na you have to manage, occupy and develop exclusively the area. But not prohibit other people from coming inside the area. Are we clear with that? Hindi naman na pinipigilan. Yung sinasabi na gitpas, wala pong gitpas. Ang sinasabi lang, minumoteral nga, niregulate lang. Kasi ayaw namin mangyari uli kung what happens. Para accounted namin kung sino talaga lumapas, sino talaga umuwi. Eh, walang problema dyan. Walang problema. Okay yan. Walang problema. Sige, tapos ka na. Kaya patuloy muna natin ito. Mamaya, kung meron ka pang gusto sabihin, I will give you the floor. Taposin lang muna natin ito. Thank you po. Side comment. Kasi nung time na nagpunta, after Odette Bayon, nagpunta kami sa Kapihan with the former governor Matugas.
hindi kami pinapasok. Nasa labas lang kami na nagbibigay ng mga ayuda. Sino nagbawal? Hindi pinapasok. Sila sa kapihan. Totoo yan, Mr. Galarina. Sabi mo, libreng pumasok doon basta paalam lang. Tapos, gobernur mismo, hindi nyo pinapasok. What's Babagabagin times to yung kontempo ditong babago-bago yung sinasabi mo. Klarin mo nga, bakit hindi sila pinapasok? Mr. Chair, doon lang po sa entrance namin kasi wala kaming bahay namin titiran kasi 95% na yung bahay namin down po. Ito lang si gobyerno. Sandali, pinasagot kita. Pinasagot kita. Sabi ni Attorney Richard Dano, kasama niya yung sila gobernur, hindi niyo pinapasok doon sa loob. Is that true or not? Not true. Kasi tinawag ako nila, sabi ko doon na lang po sa... Kasi mahiya naman kami. Wala namang mimitingan doon. Kasi wasak lahat. Iba yung mahiya. Iba yung ayaw talaga. Hindi namin ayaw. Mahiya ka, tapos ayaw mong papasukin. Very contradicting statements yan. Ano ba talaga ang totoo? Pinapasok niyo sila o hindi? Hindi naman sila naghihin ng paso kasi nag-ask muna sila ng paalam sa akin. Kasi sinabihan ko, go doon lang muna tayo sa entrance kasi mahirap doon. Wala tayong mahiya kami. Wala tayong facilities. Okay. So, ganun. Nahiya ka. Kaya doon lang sa harapan sila. Hindi yung pinapasok. May prior conference kami, coordination before nagpunta na doon. Including other dignitaries. Oh, so mayroon pala prior coordination. Bakit hindi sila nakapasok? Bakit sila pinigilan? May prior coordination pala eh. Yung ang kasunduan namin, kasi mahiya naman kami ko doon sa... Kasi, kasunduan ninyo na sa harap lang kayo magkita? Sa entrance lang? Hindi sila makapasok? Wala namang tanawin doon na Your Honor kasi lahat ay giba-giba. At sa yun, nag-distribute lang sila ng mga tulong sa panahon ng eleksyon. Doon rin sila nag-kampanya. At doon na lang muna. Kasi it was audit time and that was, I think, also parang pinifil namin yung dalawang taon na COVID years na kung pwede i-strict namin yung labas at saka entrance ng mga tao para... Ito ha, basahin ko sa'yo. The Sitio Capihan community is now implementing a systematic approach of accepting visitors to ensure the comfort of the visitors and guarantee security measures. Starting November 13, 2022, all personalities, be from public and private entities who wish to visit Capihan, must send a letter of request to visit the community through email, preferably a day before the visit. The letter shall include the following information: preferred date of visit, complete name, age, address, and all the visitors, purpose of the visit, contact details of the representative of the group. Address your letter to Senor Aguila, President, Socorro Bayanihan Services Incorporated. All requests for visitation is subjected to the approval by the president of the association. Once approved, its visitor is required to bring one valid ID and vaccination card. Very, kung pala kayo doon, stricto. Yung ibang issues, no? Pwede natin yan mapag-uusapan, pwedeng totoo, pwede hindi. Pero itong pagkasal sa mga bata, at saka pilitan sa pilitan pagpakasal, at itong pagbabawal na mag-aral sila, pinipigilan mag-aral, that I cannot forgive. Whoever do that, for me, it's unforgivable. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita, binabawalan ba niyo mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa 2021, vice presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ng presidente at saka yung mga policies namin. So sino ang dapat, sino ang nagbabawal pala? Hindi ikaw? Ah, hindi po. O sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang alam ko lang po ang mga, hindi naman mapuwersahan yung... Ikaw ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga... Nasa power, ha? From Kilario sa iyo at saka yung mga ibang opisyalis sa inyong asosasyon. Ikaw yung pinaka well-educated, ikaw yung pinaka, dati ka pang mayor eh. 3 times ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Eh, hindi mo alam at wala kang pakialam. Ang alam ko po ang kahirapan na magpunta, magpaaral kasi po sa
terrain ng aming lugar. Itatawag kita, hindi niyo binabawalan. Hindi, hindi. Kusang ayaw ng mga bata mag-aral? Sa alam ko po, hindi po yung, sa alam ko lang po, hindi. Sa alam? Ano? Sa alam mo, hindi. Kasi yung lang ang nakita ko po na walang wala namang policy ng board na bawalan ang mga bata. Ay, you're telling half truth and half lies, ha? Klaruhin kita. Klaruhin natin ito kasi kayo ang policy making body diyan sa Kapihan. Tanong ko kung talaga bang pinipigilan yung mag-aral ng mga bata o hindi. Our records will show kung anong pinag-usapan natin. O bakit walang bata nag-aral? Sige nga. Explain to me. It is a natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aaral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil nalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aral. I don't... Yan ay mga parents ha, doon sa loob may mga parents. I don't believe na itong mga parents na ito ay ayaw nila pagpa-aralin yung mga anak nila. At ikaw mismo, I don't believe na ikaw, dati kang mayor, dati kang DepEd superintendent, na ayaw mong paaralin ng mga bata. But how come? How come? How can we explain it to the whole world? Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? Ngayon, you want us to believe that dahil sa kahirapan ng kalsada, which is 3 or 4 kilometers, na babagtasin or lalakarin, kaya hindi papasok mga bata. I don't buy your explanation. I don't buy your explanation. Mr. Chair, please. Yes, go ahead. Meron namang parent po dito. Pwede po sila mismo mag-con bakit hindi pinaaral nila o hindi nakaaral. Meron namang kaming kasama dito na isang parent, si Fibilin Cubillanes po. Pwede po papayagan makapagsalita para siya po mismo mag-express ng kanyang kung anong tagla ang totoo. Ikaw, parents ka mismo eh. Parents ka mismo. May mga anak, may mga apo ka pa doon, di ba? So, paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Eh, tinatrain po sila bilang soldiers of God. Overloaded yung schedule ng mga bata. Kung yun ang totoo, yung presentation na yun. Overloaded. Hindi na po. Sabi ko po, nagulat po ako kung saan siya nakukuha doon. Huwag ka magulat kasi sabi man ito ng mga bata na na-rescue. Pero, hindi man yan gawa-gawa nila, hindi man yan imbinto nila. Nanggagaling doon sa mga bata na nagsasabi kanina. Yung galing sa kanila. Tapos ikaw ngayon, nagulat ka na may ganyan pala yung schedule. So, sino gumagawa ng schedule? Kung nagulat ka, sino gumagawa niyan? Kasi wala kaming schedule ng ganun ka-kaiktik schedule. Angkon na namin yung... Sir, excuse me po. Sorry, Mr. Chair. Okay na. I mean, ang hirap po talagang ang daming mga pagtetestigo, may presentation na napaka-detalyado, tapos sasabihin lamang po na hindi totoo. Kaya nga Punta ka sa clinic. O, gusto mo na pumunta sa clinic kaya? Yes, before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank Committee on Public Order of the Senate for calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not, initially I was not inclined to come because, as I said, I am already 82 years old, and then I am suffering from several maintenance, several illness. Meron rin akong BP for the last 40 years. Hypertension, meron din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may cataract ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta rito para po as part as compliance ng order ng Senado. Pero masabi ko lang po, actually I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect that those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity, but I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near.
But I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary what they have been seeing, we are just very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body, that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Wala kaming, marami kaming gustong magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-utang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang ang nag-pitis sa kanila. I would like to respond right away, ha, na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. Eh, you're given enough time. At sabi ko pa nga, kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman, mauna ang depensa bago ang allegations. Una-una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, yes, pag yes, po. I feel na kailangan mong sumagot kaagad, pinuputol ko yung kwan, pinapasagot kaagad ko kayo, yung side ninyo, tinatanong ko kayo. Lastly po. We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of these allegations, kami din, member ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? Ubayin mo tayo kasabihan na kung may, if there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inibinto yung fire? Merong smoke. So, nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami. Pareho tayo frustrated. But nevertheless, we admire your respect and courtesy to the Senate na pumunta ka rito. Otherwise, magkahamunan tayo dito, paisyuhan ko kayo na sa pila kung hindi kayo pumunta, at talagang pupuntahan namin kayo doon para arestuin kung ayaw nyo pumunta dito sa investigasyon na ito. So, salamat. Salamat at pinaunakan ninyo yung aming imbitasyon. Maraming salamat. Thank you po. Ang ngahiling po naman namin kung pwede po matapos ngayon, kasi kung extend pa ito, ano pang mga schedule, paano kami makabalik po? Sige lang. Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled your citing in contempt, so you have to remain under the physical custody of the office of the sergeant at arms of the Senate. And the committee will rule depending on the result of the next hearing.